nagbabayad sa inyo, sir? Ano na yan? Halos buwan na. Ay, buwan na. Kaya ang ginawa ko, hindi ko natitigilan. Siyempre, nag-abuno ako sa ticket eh. Kaya ngayon, tapos mag-sinisip ako doon. Pero saglit lang kayo, alis na kayo eh. Ilagay naman na dyan yung kotse niyo. Dito po tayo sa Old Antipolo Street, mga kano. Ang Old Antipolo Street ay secondary road. Hindi po natin ito pinapasok, mga kano. Ang tanging pinapasok lang po natin o na-operate is Main Road, National Road at saka Mabuhay Lane. Ikot po ito ng ating sinasamang team. H100, ganap na oras 12:33. Location po natin, recto, GM recto, mga kano. Ayan, naklam po dahil nakaparada po sa kalsada. Ayan, unattended po. Tapat po tayo ng Japan Parts Trading and Center. Team Cortez po tayo. Kumain lang daw po si Kuya. Clamp number 161. Pag hindi pa po nakaklamp at nakahabol po yung driver, pinagbibigyan naman ho. Pero pagka naikabit na po yung clamp, bago dumating yung driver, wala na ho. Hindi na po aalis yung clamp. Tinutuluyan na po ng ating sinasamang team. Okay, kaya na dito po tayo sa One Luna Street, mga kano. Kung makikita nyo po yung mga sasakyan na isang hilera, may mga driver po yan. Maliban po itong isang Toyota, unattended po, mga kano. Nag-iisang sasakyan po na walang driver. Corolla Altis Toyota. Ayun, naikabit na po yung clamp. Pinagbabawal pong kumarada rito, kaliwat kanan dito sa kalsada. Ayun po yung isang Mtpb enforcer. Ayun, papunta na po siya dun sa area para sabihan yung mga nakaparada po dito sa kalsada kasi bawal po talaga. May mga signage po tayo kabilaan, no parking. Dito po tayo sa One Luna Street, Binondo, Manila. Ayan, kita nyo naman po, lahat pinaalis yung mga nakaparada dito sa kalsada. Kung nakaraan, may nakaklab po dito kagawad. Okay. Ayan po, sinusuyod po ng ating team Cortez itong kahabaan ng One Luna. Ayan po, no parking anytime, clamping zone. Noong nakaraan, galing po dito, nasamahan po natin ng team Dilantar. Ayan, sinasabihan naman po nila yung mga tao. Isang kulay itim na sasakyan po, ayan po, nalagyan na po ng clamp. Toyota Innova. Ganap na oras po natin, alas 12:50 na po ng hapon. Dire-diretso po yung operation ng ating team. Bawat anggulo po kinukunan ng litrato. Pagkakaklamp, yung loob at saka yung buong anggulo. Iwanan na po ng notice ni Sir Cortez. Kasado na po yung clamp. Kung may mga tao naman po yung mga sasakyan at kumukuha po ng mga bagahe o mga delivery, pinapalis na lang po nila. Okay, may tao po dun sa loob. Maliban po dito sa kulay po lang sasakyan, mga kano. Unattended clamp number 224. Kahabaan po na Rizal Avenue. Corner po ng Ronquillo Street. Doon sa kabila. Time check po tayo, 1:16 ng hapon. Ayun na po, mga kano, kasado na po yung clamp at yung notice na iwanan na po sa sasakyan. Dumating po yung mga driver ng mga nadaanan po nating nauna. Subalit ito po, nag-iisa. Hanggang ngayon po, nakalis na po yung mga napalis na sasakyan. Hanggang ngayon, wala pa rin po yung driver. Okay.
Today is Friday, October 15, 2021. At ayan, isang Chevrolet. Ayan, may signage po tayo. Pagkakaparada po ng isang Chevrolet, Duramax ay nakaparada po sa bangketa at lumagpas pa po. Halos dito sa may kalsada, ayan na po yung puting guhit natin. Kung mapapansin nyo po itong kulay dilaw na sasakyan po, ano, nandito po salgad sa gilid. May space po na sinusunod yung ating Mtpb. 2 to 3 meters away sa kalsada po dapat yung pagkakaparada pagkaganito kung may pupuntahan man o emergency. Subalit ito po nasa may kalsada po talaga. Kaya ayan po, naiwanan po ng notice at kasado na po yung clamp. Clamp number 245 na tutupusin po nila sa Mtpb impounding. Ayan mga kano, tinawagan tayo ng isa sa mga parking attendant, complain po. Dahil may mga hindi na naman po nagbabayad ng parking ticket. Ayan, itong sasakyan po na nilalagyan po ng clamp, yan po yung isang sasakyan o yung car owner po nito ay hindi nagbabayad ng parking ticket. Clamp number 246, at ayan na po, Honda. Andito po tayo sa Old Antipolo Street mga kano. Ang Old Antipolo Street ay secondary road. Hindi po natin to pinapasok mga kano. Ang atang pinapasok lang po natin o na-operate is Main Road, National Road at saka Mabuhay Lane. Pero yung mga ganitong area is kailangan po talaga ng complain. So ito lang po yung nai-complain, nag-iisang sasakyan. Ito lang po yung malalagyan ng clamp. Sa ganap na oras po natin, alas 12:39. So sana po na-explain po sa inyo ng maayos. Kung may complain po kayo sa secondary road, gawa po kayo ng complain letter, lagyan po nyo ng picture at isend po o dalhin sa MTPB head office sa Manila City Hall. Ayan na po, naiwanan na po ng notice. Ayan, kasado na po. Hindi nagbabayad sa inyo sa ano na yan? Malos buwan na. Ay, buwan na. Nakarami na akong ticket dyan pero hindi nakabayaran. Ay, paano yun sir? Abuno ka? Abuno, oo. Abuno ka? Kasi anong nangyari doon, nung nakaraan, natawagan ko, sabi, sige sir, ano na lang. Siyempre nag-antay din ako ng bayad. Wala. Wala rin. Kaya ang ginawa ko, hindi ko natitigilan. Siyempre nag-abuno ako doon sa ticket eh. Nakadalawang linggo yata ako nagtitikit doon. Tapos yung dalawang linggo rin, hindi ko natin nagitan. Hanggang ngayon, tapos pag sinisit ako doon, ano, saglit lang kami, alis na kami. Lagi naman na dyan yung kotse niya. Ayun. Salamat sir, maraming sige, salamat. Sige. Ayun mga kano, nandito na po tayo sa A. Lorenzo Street. At ayan po, mayroong pong nilalagyan ng clamp dun sa bangketa. Kung makikita nyo po yung L300 na nandun po sa bangketa dun. Corner po ng Jose Abad Santos. Ha, ayun po, yung isang L300 po dun, nalagyan po ng clamp. Ayan, sidewalk parking po mga kano. Clamp number 244, tayo na po yung notice. Hyundai. Ayan pa po isang sasakyan mga kano, isang GMC. Nasa bangketa po, unattended po ulit. Clamp number 201, at ayan po yung buong anggulo. May sinisunod po yung ating team na 2 to 3 meters away sa kalsada, subalit ito po wala pong 2 to 3 meters. Kita nyo naman po yung space, kaya yan po nalagyan po ng clamp. Sa ganap na oras po mga ano, alas 12:48 po ng hapon.